Kunwari, punta tayo sa SM Bacoor. Para maiba naman. Kasi puro SM Dasma eh, no? Sabang tamang tawiran. Pwede ba rito? Pwede yata rito. Kasi yung bus lampas na sa ano. Dito pala ako nag-aral dati mga dreno sa Bacoor, sa STI. Dati dyan lang pagtapos na itong tulay na to, dun lang sa pinakakanto STI Bacoor. Nag-aral ako ng computer programming, kuno. kasi wala naman ako natutunan eh, kaya kuno eh. Tapos nagtrabaho ako dito sa SM Bacoor mga dre, sa Sinihan, Asher Porter. Nakikita nyo rin, alimang buwan lang pala kasi kontraktwal lang mga dre, no? SM Bacoor pa rin. Tingnan natin kung anong meron dito mga dre, no? Yan. Mas maraming dekorasyon dito kaysa dun sa ano, sa SM Palapala, SM Dasma. Parang gusto ko ng ice cream. Gelato. Oh, masarap to. Tikman natin. Tikman pala natin. Miss? Isang ano, chocolate therapy, yung 128. 128. Yung maliit na cup. Yeah, that one. Vlog? Sa YouTube. Oh. Rice Velasquez. About sa Canada. About sa Pilipinas ngayon. Thank you. Tayo mga dre. Alberto? Yeah. Alberto. Oh. Sino nandun? Kuya mo? Ah, talaga? Malamig na ron. Ay, kay kuya, baka nanonood siya sa akin. Thank you, ah. Yung kuya niya daw, mga dre, nasa ano? Nasa Alberto. Hindi, sa Alberta, mga dre, no? Masarap naman. Akala ko ano? Ito ba yung gelato? Parang hindi naman masyado. Sarap mga tre, pwede na sa 128. Laging may nagagaling ko sa mga mall mga tre, no? Mga promo ng sasakyan. Ano to? Bagong ano yata to? Bagong model? Geely? Ah, bagong sasakyan pala, bagong brand. Alam nyo mga dre, kung may isang bagay akong namimiss, yun yung ano, kape ng Tim Hortons mga dre, no? Wala kasing malapit dito sa amin mga dre, no? Sa Manila yata meron eh, pero banda dito sa amin wala eh. Naalala ko dati dito mga dre, no? May ano rito eh, may tindahan ng auto shop. Pagkatapos ko sa Sinihan, nag-apply ako mga dre, no? Napakayabang ko pa sa ano, sa interview eh. Tapos na yung interview, no? Talagang feeling ko nakapasa na ako mga dre, no? Nung patayo na ako, biglang tinanong ako, paano kung wala yung product na hinahanap ni customer? Anong gagawin mo? Akala ko alam ko na lahat, no? Tapos pinaka-worst pa yung sinagot ko.
i-recommend mo yung kabilang store. Baka meron sila. Eh, di hindi ako tinawagan, di ba? Napaka-bobo. Ano yata yung mga Andre, year 2000 o 2001 nung trabaho ko dito sa Sinihan dito. Pagkagaling ko sa ano, sa Philippine Airlines, sa warehouse ng Philippine Airlines, diyan sa May Nichols. Kasi nagtrabaho din ako dun eh. Paano ako palapit eh. Pagtapos dito, papunta naman sa May Imus, sa Robinson Imus. Tapos papunta naman sa May Silang. Palabas na pala to. O nga, no, wala silang basurahan. At ganun. Ano naisip ng mga tao? Eh, uwi mo yung basura mo. At ganun. CR ba rin po? CR. Okay, dito. Patayin ko muna kayo. Gusto ko kumain mga dre. Kaya lang nalilito ako. Ang dami pagpipilian eh, di ba? Empacho labas mo na ito eh. Jollibee, wag na muna, no? Piniwasan mo muna yung best friend ko mga dre, no? Baka magkaroon ako ng ano eh. Baka magkaroon ako ng chicken skin. Ano meron? Squad up. Supermarket. Isang beses, sobrang lakas ng bagyo mga dre, year 2000 yata yun. Binaha to, kasi ito yung underground mga dre, no? Binahari ito, umapaw yung ano, umapaw yung tulay ng Imus, ang taas-taas nun, umapaw yung tubig doon. Tapos ito, binaha talaga to, yung supermarket nila. KFC, di ba masarap KFC, di ba? Para sa akin mga dre, para sa akin pinakamasarap na KFC sa Saudi Arabia mga dre. Yung spicy. Andito tayo sa department store mga dre, no? At merong t-shirt na tagpo 400. Yan o, $10, di ba? Kaya bibili tayo mga dre. Actually maraming sale eh. Ayan. Jag. Oh, 65 pesos. Ah, akala ko 65 pesos. Less 65 pesos pala. Dito na ako bibili ng damit, mga dre. Kasi mas mura dito eh. Kesa sa Canada. At least dito walang tax. Naaalala ko yung buko pay sa ano, mga dre. Sa Laguna, yung Colette's buko pay. Ang tagal ko na naghahanap eh. Kaya ako baka pwede na rito sa ano, sa Buko Express. Dito na pala ako sa ano mga dre, no? Ano ba ito, third floor? O second floor? Nakabili pala akong t-shirt mga dre, no? Dalawa. Yung sa pinakita ko sa inyo. Dalawa na, 800 lang, di ba? Murang-mura. Kasi sa Canada, mahal na mga dre, no? Hindi na ako makabili ng ano, $10 na damit eh. Puro $15, $20. Kaya dito na ako bibili. Para makatipid-tipid kahit konti. Para gusto ko pala nung ano rin. Eh. Ano tawag dito? Masarap talaga mag-food trip mga tre. Food trip. Mag-ano ka lang eh. Tawag dito. So, parang ano, ano ba yun? Chicharong bulaklak? Chicharong bituka? Naglalaway ako. Laki na lang nabago rito mga dre sa, ano, sa SM Bacoor. Kasi nadagdagan pa ng penthouse eh. Pizza na lang kaya. Ang mahal naman, isang slice, $79. Bili na lang ako ng isang buo, di ba? 229? Ano yun? Parang masarap yung pizza, tsaka ramen, pagsamahin.
sa sinihan, yung taas pala yun ng sinihan ng Adreno. Parang naging ano lang to, naging crowded. Madami ng ano, madami ng tindahan ng mga ganito. Ah, ito pala, kayo ninyo mula, meron pala rito. Anong nalang bibiling ko? Eto, isimada o buko pay? Pag-iisipan ko na magaling mga Drea. Pero nag-ano ako, parang namiss ko yung ano. Namiss ko yung pag-hamburger namin nila madam eh. Flame grill cheeseburger combo. Ayan nala. 100 lang? Talaga? Sige nga. Testing natin dito. Hamburger! Ah, malaki pa rin naman. Kamati, sibuyas. Ganda na pala ng sinihan ngayon mga Dre. Dati kasi ang sistema, makaupo lang kami dyan, oh. Kami yung tatanggap ng ticket. Kumbaga, kung every 2 hours ang duty, sa loob ng 8 oras, 2 hours ka nakaupo, pag-aantay ka ng customer, pwedeng pumasok yung manonood ng sini dati, diba? Kahit anong oras, kahit anong part ng palabas. Pero parang ngayon, ano yata eh. Yung tipong ano, tawag dito yung pag nagsimula na yung pelikula, wala nang pwedeng pumasok. Ganon. Pagpapapasok na lang uli, pagtapos na siya, pag magsisimula na uli. Ensimada na lang bibiling ko, hindi na buko pa. Tsaka na yung buko pa. Ensimada na lang. Tingnan lang natin kung may pambili pa tayo. Oh. 300 daw. Kahit hindi assorted, 300 din. Ah, yung classic, 250. Pero pag assorted, masarap daw yung ano. Yung may, ano tawag dito? May salted egg, mga Dreno. Eto. Etong ano? Ube rin to? Blueberry pwede, sir. Ah, blueberry. Pwede palitan ng salted egg? Oo. Pero ang wrapper nito, sir, makapuno. Pero salted egg. Lahat kasi ah, ganun? Ano, makapuno. Ah, oh, sige, sige. Basta salted egg. Pag hindi, babalik ko na lang kahit may kagat na. Ito, okay na. Ah, okay na yan. Pasalubong ng madre. Salamat po. Thank you. Yun. Pumayag naman siyang mag-vlog ako mga Dreno. Ngayon, uwi na tayo. Pero sa labas mga Dre, kami kong nakakita rin mga ano, tawag rito. Alam ha. Kami kong nakakita ang ano, banana queue, tsaka kamote queue mga Dreno. May gusto sana akong ano mga Dre, itakel ba, pag-usapan tungkol dun sa ano. Kasi napapaisip ako dati mga Dre, no? Diba sinasabi ko dati na kung may kita ka dito sa Pilipinas na mga 50 or 70,000, parang nabanggit ko na pupunta ka pa ba sa Canada, diba? Aalis ka pa ba dito sa Pilipinas? Kasi nga, hindi ko maiwasan mga Dre na kumbaga anong tawag dito, isipin yung kita sa Canada tsaka yung dami ng expenses, diba, kumpara pag nandito ka sa Pilipinas, parang ganun mga Dre. Pero nahihirapan pa rin ako mag-decide mga Dre, no? Mm-hmm.
Lakas ng ulan. Kala ko pa naman kumain ng ano, kamote Q. Eh doon yung banda sa walang silungan, hindi na makakain. Ang totoo mga dre, no? Ganito. Naisip ko lang, ito mga dre, opinion ko lang to, ah. Para sa akin lang to. Kumbaga, hindi ko rin maisadya sa inyo mga dre, no? Na kung may 70,000 kayo, dapat dito na lang kayo. Depende kasi sa goal nyo mga dre, no? Kung ano pang gusto nyo mangyari. Kasi naisip ko nga na let's say mga dre na meron akong 70,000 pesos na kinikita buwan-buwan mga dre, no? Kung panggastos at panggastos din lang, malaking pera na yon mga dre, no? Kung makakaipon ka, depende sa lifestyle mo, depende sa mga expenses mo, di ba? Pero pagdating sa usaping medical mga dre, no? Doon medyo ano eh, malaki yung advantage ng Canada mga dre. Kasi nga dito ubos ang ipon mo mga dre pag nagkasakit ka, 'di ba? Kahit sabihin meron ka pang ano yun, PhilHealth ba? Kasi 20% lang yata yung kakaltas mga dre, no. Eh samantala, let's say magpunta kayo sa Canada mga dre. Tapos ma-PR kayo, 'di ba? O nga pala, isang bagay pa mga dre, no. Yung 70,000 mo dito is parang paano mo madadagdagan, 'di ba? Kung gusto mong mas lumaki yung income mo, 'di ba? Unless na may business ka siguro, o kaya ang tanong pa kung magiging successful yung business mo enough para kumita pa, madagdagan pa yung 70,000 mo, 'di ba? Unlike sa Canada siguro, kasi na-experience ko naman mga dre, no. Kumbaga, kung masisipagan mo lang, madadagdagan yung kinikita mo. Siguro ang pinaka naiisip ko para sa sarili ko mga dre, no, is pagpunta ka sa Canada, mag-ipon, 'di ba? Hanggang magkano yung kaya mo o gusto mo o yung target mo, 'di ba? Tapos mas maganda sana kung mapi-PR ka o kaya magiging citizen ka o mag-dual citizen ka. Kung magagawa mo 'yon, why not? Napakaganda noon para sa akin mga dre, kasi nga somehow yung pagkakaroon ng Canadian passport is ano eh, may advantage mga dre, no, in terms of mapapadali yung pagpunta mo sa mga lugar na gusto mong mabisita, 'di ba? Kumbaga, oo, maliit na bagay 'yon, pero kung nandun 'yan, kumbaga kung may access ka sa Canadian passport, is why not, 'di ba? Parang 'yun lang naman mga dre, no, kumbaga yung option na kasi ako personally talaga mga dre, no, parang nakikita ko talaga yung sarili ko na magre-retire ako dito sa Pilipinas mga dre, no. Kasi nga let's say nabanggit ko na dati mga dre, no, kung halimbawa lang naman to mga dre, baka may mag-react na naman sabihin masyadong malaki yung $2,000 na pension. Kasi malaki po yun, no, karaniwan niya ng pension sa Canada mga dre 1.5 lang, eh. So kung magka-pension ka ng $2,000, de magkano na yun mga dre, no? 80,000 pesos. Kasi pinag-uusapan natin dito is 15 years from now. So there's a possibility na lumaki talaga yung pension mga dre, no? So $2,000 is 80,000 pesos. Napakadami yung pera nun mga dre kung nandito ka sa Pilipinas. Samantalang kung nasa Canada ka, yung $2,000 mo, baka after 15 years, kulang pa yung pang-upa ng bahay mga dre. Sa nangyayaring pagtaas ng mga upa dyan, paano pa yung pangkain mo, di ba? Yung pang-araw-araw mong gastusin. Yun lang naman mga dre, no? Para sa akin lang yun. Ewan ko kung makakatulong sa inyo o makakagulo sa inyo, di ba? Kung ano pa man, eh kahit pa paano sana na-entertain kayo sa magulo kong isip mga dre, di ba? Kala ko waiting shed ng tao to. Waiting shed pala ng motor. Ayos yun ah. Dito tayo mga dre sa ano eh. Maambon pa rin, pambihira ako. Bibili tayo ng ano eh. Kamotik yun. 10 years ko nang di natitikman yun eh. Kamotik yun. San ka na? Sa kabila, meron din pa.
Lagi shoot. Pagkano rito, boss? 20. Dito? 20 rin. Tsaka ito, boss. Thank you. Ay, bitaw mo ba? Ba, ito yung nasakyan ko kanina papunta rito eh. Ito yung sasakyan ko pauwi. Ay. Ito yung nasakyan ko kanina. Aha. Nay. We don't have to start the day. I just wanna stay. Even if we run late.